Magandang araw, guys. Today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng isang foam cover. So, ang unang gawin natin, dapat alam natin kung ano yung sukat niya. Kunin natin yung kapal, haba, at saka yung lapad. Kahit anong foam, basta rectangle o kwadrado, ay madali lang yung gawa ng cover. So, meron na tayong sukat. Ayan siya, guys. 4 by 32.5 by 37. So, ang gagawin natin, itatabas tayo ng tela. Bali, ito yung napili ng customer natin. Plain aqua blue. Magtatabas lang tayo. Ang sukat natin ay 4 by 32.5 by 37. So, ang gagawin natin, mag-aalawans tayo ng 2 inches magkabilaan yung both sides para magkaroon tayo ng allowance sa pagtupit. Ganun din sa haba, 37 magiging 38 yun. Bali, nakuha na natin yung lapad. Dito naman tayo sa haba. Magkasaklo pa naman to. Bali, isang pasad, isang tabas na lang. Double fold lang natin. Alanganin yung lamesa. Fold uli natin. Buwasan lang natin yung gilid. Kapal kasi. 37 yung haba. Bali, magiging 39 sa pagtabas ng tela. Yan. Ito na yung pagiging katawan ng foam cover natin. Bali, may natira tayong tela. Ito yung gagamitin natin pang side. For yung kapal, bali, magtatabas tayo ng 6. Para hindi masayang yung tela. Yan. Gagamitin natin yung pag side. 4, bali 6 ang tabas. Natin yan. Yan, 6. Magpas lang ng bagyo. Bali, may panggilid na tayo. Pero kulang pa yan. Dadagdagan natin. Gawin natin yung sa pang zipper naman. Dahil 4, gagamitin natin pag zipper, 7 naman yun. Kailangan kasi may overlap tayo doon. Ituturo natin yan mamaya. Kung bakit may magkaiba yung sukat ng panggilid doon at sa pang zipper. Pag 4, sa pang zipper, dapat 7 inches. Allowance natin, bali 3 inches yun. Yung 1 inch, yun yung pang overlap. Dahil 37,
37, bali dapat sa gilid 6 inches ang overlap nun. 12 plus 37 49. Yun. O kaya 50 na lang. Kalahati nito dapat 25 lug pass. Tapos hatiin natin yan. Gagawin natin hindi pantay ang paghati. Dahil 7, gawin natin 4.5 dito, 2.5 dito. Bakit kaya ganun? Mamaya kapagkita natin sa pagtatayan. Okay, may pink zipper na tayo doon sa panggilid naman na mahaba. Sa 37, ito na rin yun. Kailangan pag magtabas tayo ng tela, alam natin kung paano natin ito, alam natin kung paano natin magawa ng para na hindi masayang ang tela. Kung hindi tayo magkaroon ng maraming retaso. Alright, pero na. Punta naman tayo sa pagtatay. Okay, dito naman tayo sa pagtahi, guys. Bali, mayroon tayo ng okay, meron na tayong zipper and slider. Madali lang paglagay nito. Ganyan mo lang. Pantay mo muna siya. Ayan. Pagpantay na dun sa magkabilang dulo, tulak mo ng konti. Then, ayan na. Okay. Simulan na natin sa may zipper muna. Bali, 1/4 lang yung itutupi ko, guys. Yan, naka-relax lang dapat. Ganun lang paglagay. Pagpantay mo lang yung dulo ng zipper. Then itulak mo yung slider. Then hatak. Yan na. So ito kanina yung purpose kung bakit mas malapad yung tabas ng zipper kesa sa panggilid natin. Ay ito yun. I-overlap kasi natin. Ayan. Tutupi tayo ng 1/2 inch yan. Purpose dito, kung matakpan itong ano ng zipper, ayan, bagyang nakatago. Ayan, may overlap siya, ayan. Iba mas maganda tingnan. Ayan. Tuloy lang yan hanggang sa dulo. Thank you.
siya. Sukatin natin kung pareho ng 6 inches. Ayan. Pareho natin sa pang sides natin mamaya. May tinapas na tayong pang side. Ito naman. Ito sa pinakakanto. I-attach na natin. Lock natin dulo. Then, dito sa zipper, lock natin ng dalawang beses. Para kapit na kapit yung tayo. Lock ulit. Ganon din sa kabila. Sulipin natin yung lalim. Baka hindi maayos yung pwesto nung overlap natin sa zipper. Lock. Then, sa zipper, dalawang beses lock. Para shoe. Okay, punta na tayo sa body. So, dito tayo magsisimula sa kapal. Sa haba tayo maglalagay ng zipper. Yan, bali, nilawas natin kanina 6 inches. Pati natin para magpantay. Yan, 6 inches. Mula rito sa kanto, guys. Yan, 6 inches. Then, unat natin yan. Yun, dito tayo magsimula. Lock natin. Bali, nagtupilan tayo yan ng half inch para 1 inch, equivalent to 1 inch yung nakain natin. Tabasin na natin dito. Para pantay. Tingin natin. Ayan, 5. Tuloy-tuloy lang. Ayan. Huwag kalimutang i-check yung dahi. Ang ganda. Walang tuhog. Diyan, alawas lang tayo ng konti. Half inch din. Then, itupi natin ganyan. Kasi hindi masyado matupi. Mahirap kasi itupi sa kanto niyan. Ilak mo na lang ng maayos. Ayan. Lock natin sa dulo, sa kanto. Yan, tuloy-tuloy lang ang pasada. Bagsak. Yan, balikan natin yan. Lock. Ano natin yung bagsak? Yun. Tuli natin yung excess. Sasaklop natin yung isa. Tingnan natin, baka magkamali tayo. Ayan, saklukan lang. Then, tupi ng half inch, lock.
pansin ulit yata. Ah, meron pa. Check natin kung tama ba 4 ang kapal. Yan, sakto. Pagdating sa dulo, check mo yan. Papantay natin. Kaya hanapin natin yung katapat niya. Dapat dito lang. Yan ang sinasabi ko. Okay, kailangan ipantay natin bago tayo yung dumating sa dulo. Yan. Kasi minsan hindi talaga nagpapantay yung pagtabas ng tela. Yan. Ilak natin. Ayan. Ayan, pantay siya. Ito yung pinaka-critical na parte. Kaya kailangan maingat kayo dito banda. Check natin. 4 inches. Ayan, 4 inches. Sakto. Bagsak na naman. Normal lang yan. Kaya mabagsakan tayo. Parang ano lang yan. Pagsubok sa buhay. Dapat bumangon. Ito yung pinaka-critical na parte, kaya kailangan lagi yung tinitingnan kung magkapantay yung kanto niya. Kasi pag hindi, naku po, pag nabuo nyo yan, tapos hindi balance eh, pang, ang labas. Okay, sa gilid naman tayo. Ganun lang. Sundan nyo lang yung ginagawa ko guys para matuto kayo. Kung hindi nyo pa kabisado. Ulit-ulitin nyo lang panonood hanggang sa makuha nyo rin yan. Libre naman to eh. Kada sa dulo, ibabaw nyo yung karayong para pag ikutin nyo ng ganyan yung tahi nyo. Hindi mawawala o hindi matatanggal. Yan yung purpose noon. Yung karayong na yung nag-hold nung tahi nyo. Dahan-dahan. Kasi makapal yan. Baka mapalihan kayo. Nung karayong. Tapos pag may mga ganyan, yan, pasok nyo. Para maganda tingnan yung tahi.
bago dumating sa dulo, papantay nyo. Bigat kasi yun. Makapal kasi tungang natin. Ayan. Papantay nyo yun. Then, dito na tayo magpuputol. Ingat kayo sa gilid, sa ilalim, baka matabas nyo yung tinatayin ninyo. Tusok ng karayong tatapad nyo doon mismo sa may tahi. Iyak yung tahi natin ah. Tumalay, nalalaglag. Pasada. Tupi at pasada. Agad para hindi na natin makalimutan. Kasi kung pagpaliban, baka makalimutan natin yan. Sayang naman yung tayo. Baka masira pa. Okay, tapos na ang ating foam cover. Ngayon, i-cover natin sa foam. Ayan guys, tapos na ang ating tahi sa paggawa ng foam cover. Sana may natutunan kayo at hanggang sa susunod nating mga tutorial vlog. Thank you and bye-bye!